mula po dito sa Greenland, Iceland. So nandito po, nakarating na po tayo sa Greenland. Isa po to sa pinakamalayong lugar na narating ko sa buong buhay ko. So mag-vlog po tayo. Let's vlog! Where I am! Ngayon sa Nanortalik dito sa Greenland, Iceland. So halos nasa tuktok na po ng mundo to. Napakalamig po dito. And tingnan nyo po yung mga bahay dito sa Greenland. Wow. First time ko po dito sa Greenland and I'm proud kasi narating ko po yung halos tuktok na ng mundo. So bihira po sa atin na marating Greenland, Iceland. Napakaganda. Wow. So kung nakikita nyo po guys itong bahay sa likuran ko, ito po yung literal na bahay dito sa Iceland. So mga Icelandic po, yan po yung itsura ng mga bahay nila dito. So gawa po sila sa kahoy kasi pag nagyayelo dito, mas maganda po yung kahoy kisa sa simento.
Ito po yung nag-iisang simbahan dito sa Nanortalik, dito sa Greenland, Iceland. So napa Greenlandic style po nung simbahan nila. So lahat po ng community dito, ito lang po yung simbahan nila, kasi ang nakatira po dito is 1,000 lang po mahigit or 1,000 plus. So ganun lang po kaliit ang community na to dito sa Nanortalik, Greenland, Iceland. Makikita nyo po guys, mula sa bundok hanggang sa mga napakalalaking bato na to. So napupuno po ng yelo yan pag taglamig na po dito, or yung literal na nag-uulan na ng yelo. So ang mga bato po dito ay buhay, lumalaki po sila dahil sa lamig. So sabi po ng mga karamihan dito, wala pong tigil yung paglaki ng mga bundok na yan dahil sa lamig. Guys, tingnan nyo po. Sa part po na to, wala masyadong yelo kasi medyo tag-init ngayon. Pero ramdam mo pa rin yung lamig dito. And kaya maputi yung mga bato kasi sumasabay yung kulay nila sa yelo. So karamihan, kadalasan po ng panahon dito ay talagang malamig. So yung pinaka iniiwasan po dito nila is yung nagyayelo na talaga. Kasi hirap silang kumilos, hirap silang maghanap buhay, hirap silang maghanap ng pagkain. So aakyat po tayo dito sa mga tuktok ng mga bato na to. Wow, kalain nyo guys, narating ko yung isa sa pinaka malayong part ng mundo o pinaka tuktok ng bundok dito sa Greenland, Iceland. So ayan guys, nandito na po ako sa taas. So tanaw po na po halos lahat. Oh yeah, wow. So ang Nanortalik po dito sa Greenland, Iceland, napakalit lang po siya na isla. And kung masyado lang maliwanag guys, pero meron po dyan napakalaking iceberg. Ayan, mamaya papakita ko po sa inyo. So ang Nanortalik po, kaya nyo po siyang ikutin ng 30 minutes yung buong lugar na to. As in napakalit lang siya na community. So tulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, halos 1,000 lang po sila mahigit. Lahat po ng pagkain dito is export. And nag-i-export din po sila ng mga isda. So pinagkakahanap buhay po ng mga tao dito is mga souvenir items mula dun sa mga cruise ship na pumupunta dito at nagtutor. And then yung pangingisda, paghihibla ng mga
Icelandic na jacket or literal na jacket panlamig dito sa Iceland, dito sa Greenland. And then bibihira po sila ditong magpausok kasi may mga lumalabas na polar bear. Marami pong polar bear dito laro na pag taglamig or yung nagyeyelo na yung buong lugar. So bumababa po yung mga polar bear dito para maghanap ng pagkain dito sa lugar nila, as in sa barangay. So ayan guys, napakalaki po ng iceberg na yan. So kung gaano po kalaki yung nasa ibabaw niya na nakalutang, halos doble po yung laki niyan sa nakalubog. Kaya po nanatiling nakatayo yan. So para po siyang barko. And kung makikita niyo po yung bundok na yan, binabalutan siya ng fog sa sobrang lamig. So ganyan po kalamig dito. Pero dito po sa area ko ngayon, hindi malamig, hindi rin siya mainit, pero ramdam mo yung hangin, yun po ang malamig. So ayan po yung mga bundok na naglalakihan. So, and kung makikita nyo po, may mga yellow pa po sa ibabaw, may mga glaze pa po. So ito na yung pinaka summer season nila dito. Mula po dito sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko na po yung buong paligid. Kung makikita nyo po to, parang lumot or berries. So may mga bunga po siya na maliliit and napakasarap po. Wow, napakarami po nila. Tingnan nyo naman po yung paligid ko. Wow, napakaganda po ng lugar na to. So wala siya mga puno, puro lang po siya pinong damo or mga bush. Parang Bermuda siya or something, pero iba-iba yung itsura nila. And punong-puno po sila ng bulaklak at napapaligiran ng mga napakalalaking bato. So kung makikita nyo po yan guys, ang nalaki po ng bato dito. Wow. So kung makikita nyo po guys yung formation ng bato na yan, square, mga riprap po siya. So napakaluma na po yan, heritage na po yan. Yan po ay dating bahay, mga bahay ng Eskimo. So di po nila ginagalaw yan para sa mga bisita dito.
yan po ang mga isa sa mga dinadayo dito ng mga turista. So guys, tingnan nyo naman po kung gaano kagaganda at ka-cute and kalinis tong lugar na to dito sa Greenland Island. Yung mga bahay po dito, halos iisang sukat, iisang design, pero iba-iba yung kulay. So lahat po yan sila, mangingisda. Ang ginagawa po nila sa isda, hinahati po nila sa gitna, dinadaing nila. Yun po ang ini-export dito, papunta sa ibang bansa. Yun po ang pinagkakakitaan nila. Kaya kung makikita nyo po, lahat ng bahay dito halos pare-pareho pero magkaiba lang yung kulay. And lahat po sila may bangka. Jogging po tayo. Paakyat dito sa maliit na burol na to. Kita nyo naman po yung bundok. Halos iisa yung bato. So yung mga bundok po na yan, wala po mga puno yan. Lahat po yan halos parang maliliit na Bermuda grass lang. And maliliit na bush. So yung po yung mga halaman dito. And kaya po siya tinawag na Greenland kasi ito pong halaman na to o itong damo na to, napakaliliit lang po nito. So ayan, ayan po yung nakakapit sa lahat ng mga bato dito, kung makikita nyo dyan sa mga bundok na yan. So kaya po kulay green yan dahil sa damo na yan. And meron po siyang berry na maliit, so pwede po siyang kainin, napakasarap po. Halos kasing lasa rin siya ng duhat. And kung mapapansin nyo yung lugar na to, para siyang disyerto pag tinanggal mo yung lamig. Napakaganda guys. Halos buhangin siya lahat and bato. So hindi pa ako nakakita ng purong lupa dito. So far puro buhangin yung nakikita ko. Tingnan nyo guys mga bahay sa harapan ko. Iisa yung design. So yung mga bubong po niyan, halos para siyang may carpet na asfalto.
Kaya pag umuulan ng yelo or nagyayelo yung buong lugar, yung bahay nila hindi ganun kalamig. Kasi may mga chimney sila and may protection yung bubungan nila. Kaya hindi pumapasok yung lamig. Yeah. Pupuntahan naman po natin yung sementeryo dito sa Nanortalik. So napakaganda po ng sementeryo nila kasi nakaharap sa dagat. And taran! So ayan po yung sementeryo nila, guys. So simple lang po. Patag lang po siya kung ano yung landscape. Yun na po yun. And then mga white cross lang. So lapitan po natin. Ng maliit na bato na to, pero hindi siya ganun kaliit. So ayan po, nasa background ko, tanaw ko po dito yung buong sementeryo. So as in, nasa paanan lang po siya ng dagat and wala po kasing alon dito, and napakasimple lang po ng sementeryo nila. So white cross lang nagawa sa kahoy, pero nakahilira siya ng maayos. Kung makikita nyo po sa mga cross nila, kukunti lang po kasi kunti nga lang po yung nakatira dito. Almost 1,000 plus lang. Hindi siya umabot ng 2,000. Ganyan lang po karami yung nakatira or community dito sa lugar na to. So kung makikita nyo po, guys, ito yung mga apartments and school nila dito sa part na to. Ayun naman po yung mga bahay. So iilan lang po talaga, and halos umiikot-ikot lang po yung mga tao dito. Sila-sila lang din ang nagkikita-kita. So wala silang ibang nakikita dito yung iba kundi yung mga turista galing sa barko. Ikutin natin, guys. Let's go. Ito po, guys, yung mga nakalibing dito. Yung iba parang gaya rin po sa atin sa Pilipinas, sinisimento nila yung ibabaw, pero kadalasan po sa kanila bato lang and pinatakpan lang ng buhangin. And ayan po yung mga kahoy na cross. So ganyan po kasimple yung pamumuhay nila dito sa Greenland, at nakaharap po yan doon sa karagatan kung saan ito po yung kinabubuhay nila dito, yung pangingisda. And napaganda po, guys, ng view dun sa taas. Makikita nyo po yung bundok na halos sa mga pantaserye lang natin nakikita. Dito po tunay po yan.
si Sir Juan po muli ito. Mula po dito sa Greenland, Iceland, I vlog where I am. Let's go! Mula po dito sa Nanortalik, Greenland, Iceland. Bye-bye!